Nagbabalik ang magandang buhay at kasama pa rin natin si Popsie Ruel at syempre si Popsie JC De Vera at makakasama din natin ang ating psychologist na si Sir Tofi De Jesus. Good morning, Sir Tofi! Hi, Sir Tofi! Hello, Sir Tofi! Hi, good morning! Kamusta kayo? Okay lang, Sir Tofi. Ayan, Sir Tofi, narinig natin yung kwento ni Popsie Noel tsaka ni Popsie JC na para sa inyo, ano nga po ba talaga yung mga pressure para sa isang padre de pamilya, lalo na nagkaroon ng pandemyang ito? Okay, sa panahon ngayon, ang pinakamatinding pressure, of course, will be sustainability. Meaning, saan ka kukuha ng mga panggastos mo sa pang-araw-araw? Paano mo maitatawid ang pangangailangan ng pamilya mo sa pang-araw-araw? Nandyan yung pagkakataon na mag-iisip ka, may sources pa ba ako na pagkukunan ng pantustos ko sa pamilya ko? Kung kunyaring nawalan ka ng trabaho, mag-iisip ka, saan ako maghahanap ng panibagong trabaho? O ano ba yung bagong mga bagay na pwede kong maisubok sa sarili ko para matustusan uli yung pangangailangan ng aking pamilya? Yung consistency na magawa mo ito, yun na magbibigay ng reassurance. On the other hand, yung inconsistency naman ito, yun ang posibleng magbigay sa'yo ng stress. Ayan. Mm-hmm. So dumating ba sa point na gano'n, yung nagsabay-sabay ang mga iniisip nyo? Uh-oh. Sa lahat ng mga sinabi ni Sir Tofi, Popsie JC at Popsie Noel? Apo. Meron din, ma'am, kasi gano'n talaga eh. Kasi nung regular na walang trabaho, nagkaroon din ng problema gano'n. Lalo na pa ngayon na wala. Sobrang anong talagang hirap eh. Talagang mamublema ka talaga. Nandun na yung anong gagawin ko. Sana ako kukuha ng papakain na sa pamilya. Noon pa nga, nahirapan na ako. Lalo pa ngayon na may problema tayo. Grabe yan. Mas hirap ngayon, no? Ikaw, Popsie JC. Alam mo, buti na lang din kahit papaano may naitabi. So yun naman yung importante doon. May naitabi kahit konti. Kaya hindi naging madali, pero at least meron lang, alam mo yun, pang-araw-araw na pambili ng makakain, di ba? Hindi siya yung talagang maluho na katulad nung dati na kain dito, kain doon, ganyan. Pero ngayon, ano talaga? Talagang very strict talaga. Sinturon, ganun. Very strict talaga. Hindi pwede yung kung ano yung maisip mo, yun yung gagawin mo. Kailangan talaga pinagpaplanuhan. Kasi kahit anong mangyari, kung walang pumapasok, mauubos at mauubos eh. Mm-hmm. Kahit sa mga, di ba, na meron na talagang mga negosyong malalaki. Mm-hmm. Pag nagsara, I mean, so maganda yun na matututo talaga tayo magtipid, balik sa dati. Mm-hmm. Di ba? Yes. Kung may ipon, ka, eh, lalo na pag wala ka talagang nakatabi, kagaya ni Popsie Noel na talagang discarded sobrang talaga. Hirap talaga. Mm-mm. Discarded talaga yung kahit, kasi yung paglalakad lang ni Popsie Noel, ano na yun, pagpapatunay na ayaw niyang huminto o ayaw niyang magbasa na lang sumuko sa pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon. Eh yan ang mga gusto naming klase ng tao talaga na. Correct. Diba? Dahil ganun din naman tayo eh. Iba-iba lang ng estado, pero iisa lang ang ating pananaw na tayo ay hindi talaga susuko. Lalong-lalo na para sa pamilya. Yes. Kaya naman, Sir Tofi, paano ako... Sir Tofi, tayong dalawa pa lang mag-uusap. Yeah. Oo. Eto, paano naman yung mga Popsie na napanghihinaan ng loob? Anong kailangan nilang gawin, Sir Tofi? Okay. Una sa lahat, lalo na pag nagkaroon tayo ng loss sa ating buhay, kailangan i-acknowledge natin ito. Okay? Una, huwag niyong itatago sa sarili ninyo. Importante na sabihin niyo kagad sa pamilya niyo ang sitwasyon para makapag-adjust ang buong pamilya sa kailangan gawin. Hindi makakatulong sa ating mga Popsie na pag nagkaroon ng problema, sasaluhin nating lahat. Kaya ka nga may asawa, kaya nga yung anak mo, nakahandang makinig sa'yo yan. Kailangan lang ipakita mo sa kanila ang totoong sitwasyon. Pangalawa, kapag na-accept mo na mayroong nawala sa'yo, okay, at yung kung anumang kalungkutan ang manggaling mula doon, ang susunod na step na ay humanap ka na ng mga posibleng bagay na pwede mong sunod na gawin. Hindi madali yon, in fairness. Napakahirap maghanap ng mga alternatibo, lalo na sa panahon ngayon. Not to mention, napakahirap na mag-isip na kakayanin ko ba to? Aakma ba ako dito? Meron ba akong kakayahan?
Pero lagi niyong ilagay sa isipan yung mga Popsi, lahat ng bagay ay natututunan. Hindi lahat ng bagay, eh, kung ano lang ang meron ka, yan ka na lang. Hindi yon. Ang buhay ng tao ay dynamic. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na nagbabago. At sa pagbabagong iyon, eh, makakagawa at makakagawa ka ng paraan. Pangatlo, kapag sabay-sabay na ang nangyayari sa'yo, huminto ka muna. Isulat mo ang mga kailangan mong isipin. Huwag mong hayaan ilagay lahat sa isip mo ang ganyang bagay. Dahil pag naging masyado ng siksika ng pag-iisip mo, eh hindi ka na rin makakapag-isip ng tama. Ilista mo. Habang binabasa mo yan, dun mo ngayon naiisip ng mas malinaw ang isang bagay. Tandaan natin mga Popsi, work smart, hindi work hard. Kasi minsan kahit gaanong effort ang ginagawa mo, kung hindi mo ito nagagawa sa tamang pamamaraan, ikaw rin ang talo. Halimbawa, kagaya kay Tatay Ruel na naglalakad siya. Naiintindihan ko na siyempre ginagawa mo yun para makatipid ka ng pamasahe. Pero suggestion lang, Tatay, ang gagawin mo ngayon is that unti-unti mag-ipon ka para makabili ka ng bisikleta. Kasi ganito yan, pag napabilis mo yung pagbiyahe mo, mas maraming oras ang pwede mong maigugol sa pagtatrabaho. At ang mangyayari nun, pwedeng mas malaki ang maging kita mo, lalo na kung per oras ang ang pinag-uusapan natin sa iyong kinikita. So kumbaga, hahanap tayo ng paraan kung saan para mas mamamaximize natin o masusulit natin yung oras na meron tayo na produktibo. Para sa bawat araw nagtatrabaho tayo, mas malaki ang chance na maganda ang ating kabuhayan. And, higit sa lahat, sa araw-araw, yung maliliit na successes mo, huwag na huwag mong kakalimutan. Lagi mong itatak sa isip na, itatak natin sa mga isip natin, mga Popsi, na sa bawat maliit na nagagawa natin, is lang ibig sabihin nun, kaya pa natin. So, kung nagawa mo ngayong araw, isang araw lang uli, bukas uli, ganun lang. Hindi mo kailangan isipin kagad kung paano yung isang buwan o yung isang taon. Huwag muna. Yung ECQ nga, every 15 days, nag-iiba eh. So, ikaw, isipin nyo lang muna, one day at a time. So, pag nagawa mo ngayon, you tell yourself, good job, nakagawa tayo, nakaayos tayo, nairaos natin, bukas ulit. Ganun lang po tayo. Sir Tofi, thank you so much, Sir Tofi. I'm sure maraming mga Popsi ngayon na nanonood at na-enlighten din yung mind nila at heart na wala yung pangamba. True. Thank you, Sir Tofi. Ang bagay. Maraming salamat muli, Sir Tofi. Daming nasabi thank you ni very Sir Tofi na tips. No? Always a pleasure. Yes, thank you. At dahil nabanggit nga ni Sir Tofi na syempre kay Popsi Noel, di ba na... Actually, hindi naman yun. Talagang nakita natin ang sipag niya. Yes. Ano ba ang gusto mo, Popsi Noel? Bisikleta o motor? Ano sa tingin mo ang makakagaan sa'yo? Mas magaan yung motor kasi nasubukan mo bike na may ganun kayo. Ayan. Okay, okay ka ba na may extra ka pang panggasolina ng motor? Kung sakaling motor. Oh, pag sa work. Pwede naman yun. Kasi pag bike, na-exercise ka pa, di ba? Pero kung gusto mong motor... Oo. Dahil dyan, nag-decide kaming mga momshies na bilang ka ng motor, mag-aambagan kami ng tatlo. Pati yung mga kasama natin dito sa magandang buhay. Nag-share din sila, Popsi, dahil sobrang ba? Oo. Actually, kami mga momshies, syempre, kasama na dyan automatic ang buong magandang buhay. Yes. Oo. Bibilang ka namin ng motor, ha? Kasi... Yan ang mga masasarap tulungan, di ba, Jace? Jace, ang dami mong motor. Alam namin nagmo-motor ka. Ganito na lang, Jace. Yung isang motor mo, ibigay mo na lang. Baka may motor ka niya sa tubig. Pero Jace, di ba, masarap tulungan ang taong masipag. Oo naman. Kailangan palaging, tama po yung sinabi ni Sir Tofi, kailangan ina-acknowledge mo yung hard work na ginagawa mo araw-araw. Hindi mo pwede yung dahil nagtrabaho ka ngayon na sobra-sobra, isipin mo ulit yung pagod mo. Kumaga, dapat may reward ka palagi sa sarili mo. Yes. Kamusta ang naramdaman mo, Popsi Noel, nung sinabi ni Sir Tofi na ganito? Yung mga in-explain niya sa'yo? Kamusta okay, nakagaan okay ba? Okay naman para sa akin naramdaman ko, Mama, kasi nakakatulong parang gumagaan na yung pakiramdam ko ngayon. Nung una kasi mahirap eh. Oh. Mahirap isipin. Lalo na pag nung... Minsan yung alam ko... Hirap na hirap eh. Nung magising ka sa umaga, isingin ka, pagkustom na ako. Parang ganun eh. Singga, ma'am. Okay lang, Kuya. It's okay. Okay lang, Kuya Noel. Kasi dito para tayong nag-uusap ba yun? Para tayong ka ng...
pagka nga nagbabanding tayo, nag-uusap din, nai-enlighten natin ang isa't isa. Alam mo, Kuya, nung marinig pa lang namin yung ginagawa mong lakad, talagang bumilib na kami sa'yo. Bago pa sabihin ni Sir Tofi na dapat mag-invest ka sa ganyan. Talagang nakakabilib ka, Kuya. Oo. Maraming katulad ni Kuya Noel, ha? Na naglalakad papuntang trabaho. Maraming katulad niya na masisipag. At lahat ng yon, meron at merong taong ibibigay ang Diyos na tutulong din sa kanila. Sa ngayon, para sa'yo, Kuya Noel, kami miss siguro ang naging instrumento. Ha? So good luck. Pagpatuloy mo yan, we are very proud of you. And, ayan, mas makakagaan-gaan sana makatulong sa'yo. Mag-ingat ka lang. Yes! Mag-ingat ka lang sa pag-umoto. Please pick ang kong, padalan mo lang kami dito. Papsi Crowns, gusto ko lang sabihin kay Papsi Noel na isa kang inspirasyon sa ating mga Papsi ngayon na nawawala na ng pag-asa sa pandemya. Kaya sila gagalaw na sila ngayon dahil nakita nila sa inyo. Oo, gagalaw na sila ngayon lahat. Eto na mga Papsi, para tuloy-tuloy ang pagkayod ninyo para sa pamilya. Dapat healthy at malakas ang inyong mga katawan. Tayo na't magpapawis! Yes! Magpapawis kayo! Tayo sumali. Sumali ka! Sige, tayo na't magpapawis sa pagbabalik yan ng Magandang!